Magandang araw. Magandang hapon po sa inyo. Ako si Ministro Solano, nagrinig sa tupa, kamaling albay, tarong paratanong ng gulayo. Okay. So, magandang araw. Magandang araw sa inyo, mga ka-agri. So, nandito tayo ngayon kay Tatay Benito Solano. Benitos. Ano, Tatay Benny. Ano, so, aalamin natin sa ngayon ang kanyang practice. Pests and diseases ang ating topic sa ngayon sa kanyang eggplant. Ano, mga talong. Sa anong variety po itong gamit nyo, Tatay Benito? Okay, ano po? Fortuner. Okay, Fortuner. So, first time nyo lang pong magamit ng Fortuner? Oo. Okay, first time. Ngayon po, dahil ang topic natin sa ngayon ay tungkol sa pests and diseases. Ano po yung mga problemang ng peste? Yung inyo pong naano, nakikita? Mga parabanso. Tay. Kung kaya ma... madali lang ni. Ma... Itong parabanso. Bansok. Oo. Bunga. Opo, opo. Yung fruit fly. Tinutusok niya yung bunga. Bunga, saka yung... Oo. Sige po, pakita natin yung hawak-hawak niya. Ito ang nangyayari pagka binanso ka ng bunga. Ganito ang nangyayari. Okay po, ano? Ayan. Ayan. Ayan po, very good. Picture. Ayan po. Bigay niya na po kay Carlo. Ayan, so... Yan po yung isang problema na kinakaharap natin sa ating nararanasan sa pagtatanim ng talong. Talong. Ano pa po yung iba? Ayan. Ano po yung ibang napapansin nyo sa inyong experience po? Ayan. Ayan po. Binibansa ko ng lawakan ng buo. Ang pinakatalbos niya, binibansa ko niya. Opo. So, mga ilang days lang, mag-ano na siya. Mamamatay na yung kanyang saha. Ano? Parang ito nga po tayo. Hindi man yan. Okay lang. Mamatay na talaga siya. Oo. Ayan. So, yung isang bukod sa fruit fly, okay, yung sa bunga, meron pa po tayong problema, yung problema yung itong sa ugbos. Ano po? Sa ugbos. Sa ugbos. Ayan o. Ayan o. Ayan. So, itong tama niya. Ayan. Ayan po. Makikita nyo, yan yung tinusukan ng fruit fly. Ayan. Yan po yung isa sa mga problema. Ayan. Ayan po. So, bukod pa po tatay sa ano? Sa... Yung white light na si Chamea. Ayan. Yan. Shoot ayan. Yan. Fruit and shoot borer yung problema natin. Ano po? Ayan. Ayan. So, bukod pa po sa fruit fly, meron pang mga white fly. Oo. Ano po yung ginagawa ng white fly sa taniman natin? Ginakagano yung mga dahon, ganyan nangyayari. Dahon, kaya ganito ang nangyayari. Ayan, okay. So, pakita po natin. Ayan. So, parang may brownish na siya. Okay. Tay, doon sa ano po, sa problema sa fruit fly na tumutusok po sa bunga at saka sa kanyang talbos. Ano po yung mairerekomenda po nyo po sa ating mga farmer para malaman din po nila kung ano yung kaya magkaroon din po sila ng kaalaman kung paano natin yung kokontrolin. Ginagamit lang pang-spray itong wild beans saka gumagamit lang ng fungicide. Fortuna Blue. Para hindi po mamula yung ano, mga dahon, para berdeng-berde. Kaya makikita natin na berdeng-berde yung dahon. Wala tayong makikita masyadong infested ng ano, mga pathogens na fungus at saka mga bakterya. Saka ano? Bukod sa pangalit, ito naman ang Jaber. Yan, Jaberelic Acid. Dali ng mumulaklak dyan, ito nang ginagamit. Spray. Apo. Okay pa ano? Okay. So, yan po yung mga practice nyo po sa inyong ano. Tay, mga magkano po ang puhunan nyo sa ganito pong kalawak na taniman?
Hindi mo nauubos yung isang latang ano, malaking packaging ng Fortuner. Okay po, ano? 50,000 na puhunan. Pero kung gusto mo po, bali ilan pong square meter to muna? Hello? Ah. Mga isang 4,000 square meter. So magkakalahating ektarya. Kasi ang kalahating ektarya 5,000, di ba? So halos kalahating ektarya po dito. Ako lang kulang ano, kulang po sa 5,000 square meter. So ang puhunan diyan sa 5,000 square meter kasama na labor, mga materials 50,000. Okay po ano. Bali yung ano po, yung kumusta man po tatay yung income. Okay po. Pero dati po yung pinakamalakas yung kita, mga magkano kaya yung binalik sa iyo? Yung ano na, yung hanggang sa matapos na. Sa presyo. Magkano po yung isang lata pagka magandang presyo? Opo. Pwede kang mabenta ng mga 300,000. Laki po ano? 300,000 minus 50,000. So nasa 250,000 po yung inyong kikitain. Pa yung 300,000 na kikitain sa kalahating ektarya na talungan, mga ilang kilo po yung ay magkano po yung bentahan yung pagbili ng talo? 50 ang presyo. Ano po ano? 50 ang presyo sa kalahating ektarya, pwedeng kumita ng 300,000. Ano po, kita 'yon. So kung aalisin pa natin yung puhunan, yung magiging dilihensya. Apo. Bali po mga ilang ano po, ilang buwan po yung buhay ng inyong talungan po. Mga ilang buwan po? Isang taon. Pero hindi naman po lalampas ng isang taon. Opo, ano? Pagkano kasi, tingin niya pamuha niya, tapasin pa niya, tanggalin. At tatanggalin mo, tapos pinapasaha niyo. Lalapas yung mga suhi naman. Suhi naman, opo, ano? Ayan. So, ganyan po pala ang inyong practice na para maging matagumpay yung inyong pagtatanim ng talong. Kaya pala ang ganda po ng bahay nyo eh. Ano? Kaya tama, ano? Katas na ang talong. Ano? Yan. So, mga kaibigan. Saka, hindi lang naman talong. Oo. Marami pa rin ampalaya. Ampalaya. So, gugulayin. So, in short po, yan, napundar nyo po itong mga magandang bahay nyo sa pagtatanim lang. Okay po, ano? Sa pagtatanim. Hindi lang. Sa pagtatanim. Okay po, napakabanta po sa pag-aaral. Ano. So, ilan po yung anak niyo tatay? Pito. Napagtapos niyo po. Lahat po sila napagtapos niyo. Wow. Ano, so pitong anak napagtapos sa pag-aaral sa pagtatanim lang po ng mga gugulayin. So, nakaka-inspired si Tatay Benito. So, huling mensahe po sa mga farmer. Kagaya kong magtatanim. Kahit medyo sa mahirap, sakripisyo lang, tsaka. Okay po. Sigurado. Gingin awan eh. Ang buhay. Okay po, ano? So, maraming salamat po. Okay po, so, ayan.